Ay, sa wakas, nakaligo rin. At gabi na nga ako nakapag-vlog dahil sa sobrang dami ng ginawa ko kaninang umaga, halo-halo na. Siyempre, ang pinakang importante sa lahat, yung pakikipag-usap ko sa mga kliyente ko. Yan po kasi talagang inuuna ko bago ang gawaing bahay. At dumating na nga yung wall sticker na ididikit ko sa CR namin at saka sa bathroom namin. Pero yung sa kisame, nung nakaraan pa dumating, yun nga ang uunahin kong ilagay ngayon. Takala mo naman matatapos niya. Nanahatin ko hanggang saan ang kakayanan mo. Simple lang naman yung kinuha kong design para hindi magulo. At manipis lang yung chillers, pero okay na okay sa akin yung texture. Tawan ko lang po sa inyo kung okay. At ito naman yung para sa wall. Nasa 63 pieces yata yan, more or less. Sa size na 30 by 60. Yung sa kisame naman, parang nasa 30 pieces yata. Lahat-lahat po ay umabot ng 2,300 pesos plus. O, diba? Ito nga part na to ang lalagyan ko dahil tingnan nyo naman syuta, parang morgue. Kaya kahit talaga naman pagod ako, ipinilit ko nang simulan. Kung naboboring ka sa morgue, pwede rin namang ICU kasi may makita kang isang, awan ko ba, tawag dyan? Hos, yan po kasi yung nakakabit na si aircon eh, hindi pa rin naaayos hanggang nga, hindi pa rin napapalitan. Naging morgue nga ang peg kasi tingnan nyo naman yung salamin oh. Sa plano ko na sanang papalitan niya, kaya lang hindi pwede sabay-sabay, bahina ang kalaban mga Zs. At napansin ko nga nung kinumpare ko, la, magkaiba sila ng shades. Oo, gray nga, pero may pagka-green itong nabili ko. Anyways, andyan na yan, laban na. Dahil ganitong umiidad na ako, pabulok na ako, ayoko ma-stress, laban na yan. Habang ini-edit ko nga itong video na to, nang gigigil talaga ako sa mga host. Morgue, ICU, hardware, ewan ko anong tawag dyan. Napakaangas kong gumalaw, kala mong kaya kong tapusin. Pero pinilit ko na lang para panakita ni Hub itutuloy niya. Dahil kapag hindi ko yan sinimulan, magpapasko na mga CS, hindi pa rin yan tapos. At sa wakas nakalagay din ako ng isa at lalo akong ginaganahan talaga. Sa mga masiselan po at may pera, hindi ko po ito mare-recommend. Pero kahit mapera ka at wais ka, pwede rin naman. Ang ginikilig ako sa ginawa ko, feeling ko napakagaling kong nilalang be. At sinunod ko na nga itong sa wall, pero parang ito lang ang kaya kong ilagay. Dahil may kahirapan, tabingi ang wall, tabingi ang pader. Kaya naalala ko tuloy si Foreman nung ginagawa niya to na hirapan sila maglagay ng tiles dyan dahil tabingi nga yung pader. Kagaya ng inaakala ko, hindi ko nga siya natapos. Ayan, tabi-tabingi pa. Meron pa kayan dyan parang, ewan ko. Kanal dyan sa may tile trim. Tingnan nyo naman, oh shoot, nakakainis. Pero okay lang kasi pwede pa rin naman yan tikalin. Kaya lang, medyo may kahirapan na kasi dikit na dikit siya. Hindi ko rin nalagyan dito sa part na to kasi kailangan alisin muna ng salamin pati yung mga chururut na mga lagayan dyan. At kinabukasan nga, nabawasan ko ng 2 inches itong paan ng lamesa namin. Kaya nahihirapan akong kumain para ako manok na galit or panabong na manok. At ito nga, dahil sa dami na ginagawa ni Hubby, ako ang magluluto ng ginisang ampalaya na may itlog. As in, itlog lang po talaga ang lahok niyan. Ayoko nang may karne. At ganun din naman si Hubby, ang gusto niya lang ay maraming itlog at kamatis. Kaya nga pag kumakain kami sa karinderya, sarap na sarap talaga ako. At syempre, hindi mawawala ang galunggong na prito. Pero pinapaksi ko muna yung galunggong bago ko po yan ipiniprito para mas malasa siya. At eto na naman ang aking kalaban, takip-takip habang binabaliktad. Kasi mas matilamsik po siya kapag ka pinapaksi muna. Pero dahil nga masarap yung tiis-tiis, makikipagdigmaan muna ako sa part na yan. Pagkatapos ko nga magluto ay sa wakas na ikabit na yung additional contador namin. Halos nasa 4 na buwan o 5 buwan na kami nagtiis na ang laki-laki po ng bill namin. 22 to 26,000 po yung bill namin monthly. Ito sa mga dahilan na patawa-tawa lang ako pero sasabog na ako mga sis. Halos kinikita mo na pupunta lang sa tubig. Nakakomersyal po kasi una naming kontador. Dahil po nung siniay kami, nakitaan po kami ng business at saka may mga tao kami sa baba. Nagtataka ako dun sa iba kasi ang business nila apartment as in malaki talaga pero naka-residential B. At habang nagtitibag nga sila dyan, naglagay sila ng electric fan dyan para yung alikabok papunta sa kabila. Halos bakanting lote po kasi yun sa may kabila. Sobrang nangihinayang po talaga akong sirain yung tiles na yan dahil sayang naman. Pero mas masakit sa ulo ang magbayad ka ng 26,000 monthly. At kinabukasan nga ay maaga nagpalengke si Happy, magluluto ako ng sinabawang malaking torsilyo. Lalagyan ko yan ng maraming talbos kamote. Para healthy talaga, dadamihan ko ng kamatis at kalamansi ang gagamitin kong pang-asim. Agad ko nga nilinisan yan at tinanggal ko talaga yung mga buo-buong dugo. Natanggal ko talaga yung mga buo-buong dugo sa isda kasi nilalangsahan ako. Dahil sobrang laki naman ng mga tipak, ayan, pinutol ko muna siya ng mas maliliit. Ganado kaya ako magluto kapag kayo isda yung lulutuin ko. Tapos sariwang-sariwa at hindi ganun kalansa. Idea na rin kasi ako kung ano yung mga isdang hindi ganun kalansa. Marami talaga akong nakakain kahit walang kanin. Lalo na yung balat niya, naku, ang sarap talaga. Tsaka kahit anong luto sa isda na yan, pwedeng-pwede gata, paksiw, prito, nabawan. Isa nga yung sa paborito kong isda. E ngayong anak ko gustong-gusto yan, lalo na yung mas maliit. Pero ngayon, iprito ko muna siya bago ko siya sasabawan. Pero pwede rin naman na hindi na. Dahil bigla akong na-miss yung luto ni mama, so gagayahin ko yun. Pwede nga
rin lagyan niya ng mais eh. Alam niyo po ba yung ginadgad na mais na kulay puti? Ang tawag po namin doon ay mais na lagkitan. Ay nako, taas talaga ang paa mo dyan kapag yan ang ulam mo. Inadahan-dahan ko nga yung pagkuha ng isda dahil yung tong na para dyan sa panayan ay hindi kumakita. At bago nga kami mananghalian ay gumawa muna ulit ako ng celery juice na may cucumber, lemon, and ginger. Lagyan ko rin siya ng konting honey para mas masarap. Iniinom ko po talaga yan nang wala pa laman yung tiyan ko. Minsan-minsan nga, hinahaluan ko din po siya ng malunggay. As in katas lang talaga yung kinukuha ko dyan kasi kapag ininom ko kasama yung mga nagkatasan ay hindi na ako nakakain ng tanghalian kasi ang lakas niya makabusog. Pagandahan lang dyan ay ang baba ng calories niyan. Gusto ko kasi kahit papano nakakasabay ako sa pagkain namin sa tanghalian. Marami kang health benefit na makukuha dyan, gawin mo na. Pagkatapos nga naming mananghalian ay ayan bumaba ulit ako at ayan natanggal na nila yung tiles. Lakihan na talaga nila para yung mga barabara ay masolusyonan na. Wala rin naman magagawa eh, kaya bungkali na lang kung kailangan bungkali lahat yan. Pwede nga lang itaob yung buong bahay, itataob na namin para matapos na ang mga problema. Kaya po sa mga nagpapagawa ng bahay, mas maging maingat po kayo lalo na sa mga linya ng tubig, kuryente, mga floor drain, ay nako. At hindi nga po kami gumagamit ng PVC na kulay blue. Ang ginagamit talaga namin dyan yung white at hindi ko natanda ang tawag dyan. Para po mas matibay. At kinabukasan ay magluluto naman ako ng adobong manok na may pinya, na may patatas at carrots. Hindi ko po alam kung anong tawag dun, basta yun ang trip ko. At kagaya nga ng paglilinis ko ng isda, ay tinatanggal ko din po yung mga buong dugo dyan. Lalo dun sa part ng ribs nila, nako ang dami nyan. Tuwang-tuwa nga ako dito sa bagong filler namin kasi lang madalas nawawala ang mga filler dito sa bahay dahil nga natatapon minsan sa basurahan, lalo na si mama. Para ba naman nahahalo doon sa mga balat? Kaya pag dinakot at tinapon sa basurahan, sama. At nilagyan ko yan dyan ng maraming paminta para maanghang, yan ay magsisilbing anghang niya. Nilagyan ko nga pala yan ng saging ni sabat, ininit ko naman yung niluto ko kahapon. Pero panigurado, ang lalantakan ko dyan yung isda. Pagkatapos nga namin kumain ay eto na yung isa sa mga ibabagsak presyo ko chiles, abangan nyo po yan. Separate vlog ko na lang po yan dahil may mga DIY po kaming ginawa. Yan po talaga yung una kong binibenta nung bago kami mag-furnitures. At napakarami ko pong nabentahan yan. Mura po kasi yan pero matibay. Mas matibay yan sa inaakala mo. Mas matibay yan sa pagmamahal mo sa ex mo. Mas matatag yan kesa sinasabi mo sa sarili mo na move on ka na at matatag ka na kahit wala na yung totoong taong nagpapasaya sa'yo. Tandaan nyo na wala po sa kulay ng foam ang tibay ng foam. Sabi po kasi sa inyo na kapag nakita ang kulay blue, yun lang yung matibay sa kanila. Dyan po kayo nagkakamali. Napakarami ko na pong video niya. Ini-explain ko po sa inyo na hindi lang kulay blue ang matatag na foam. Bangan nyo na lang po yan. O paano chillers, mag-workout muna ako dahil kinabukasan may biyahe po kaming Alfonso Cavite. Sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. Dyan lang po kayo mag-PM. At pati na rin po yung mga price. Depende sa design, depende po sa size. At depende rin po sa sukat. Okay, basa na lang po yung logo. Thank you for watching!